Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Morena Mamalinta. Nanggaling po ako sa Takarun Chapter at ako po ang inyong magiging host ngayong araw sa ating talk show. Magandang araw, magandang umaga or hapon. Nais ko lamang pong kunin ang opinion or idea ng aking guest ngayong araw, ang aming magiting at responsableng president, ang president ng Takarun Chapter, walang iba kundi si Sister Mariam Sabar. Magandang umaga or hapon sa iyo, sister. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Sister Morena Mamalinta. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito sa iyong programang talk show. Mashallah, sukran, sister. So, narito po ang una kong katanungan sa iyo. As a member of DAC, ano ang naging advantage nito sa buhay mo? For almost 2 years kong nag-aaral dito sa DAC at Da'atu Anisa'iyah Committee, marami na akong nabago sa sarili ko at marami na rin akong napatunayan dahil na rin siguro sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi dati nag-aaral kami, nung dati-dati pa, pero parang games lang, ginagawa lang namin siyang libangan. Kasi paramihan lang kami ng certificates, paramihan ng score, paramihan ng like. So parang hindi ko nag-guide yung sarili ko at hindi ko naisasabuhay yung mga pinag-aralan ko. So parang sabi ko may mali. So ang ginawa ko, nag-leave ako dun sa grupong yun at nag-focus ako dito sa DSC. So alhamdulillah ngayon, medyo marami na akong natututunan, alhamdulillah, dahil na rin siguro sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Especially sa pag-upload ng pictures na walang hijab. Kasi sa pag-upload ng pictures na walang hijab, ay hindi lang natin napapahiya ang ating mga sarili, kundi pati na rin ang ating mga magulang. Kasi iisipin ng ibang tao na ganito-ganyan yung magulang mo, hindi pinagsasabihan yung mga anak na magsuot ng hijab. So parang pati sila nadadamay sa mga ginagawa natin dito sa social media, especially dito sa social media. Kasi mas maraming nagpo-post dito kaysa sa personal. Masallah, tabarakallah, sister. Nakaka-inspire naman ang iyong kasagutan. So ito naman yung ating next question. Based on your answer, dati marami kang pinapasukan ng ibang online school. So ibig sabihin, ang DSC na lang ang pinagkakaabalahan mo ngayon. Bakit ang DSC ang napili mong ipagpatuloy na pasukan? Anong meron sa group na ito na di mo makikita sa ibang group page? Sa dinami-dami ng napasukan kong grupo, dito lang talaga ako nakapokus sa DAC. Kasi ang DAC, may privacy. Halimbawa, pag nagpaplano kami ng symposium or seminar, ay hindi namin siya agad-agad pinupost sa aming timeline hangga't hindi pa kami sigurado. Hindi tulad sa ibang group page na plano pa lang nakapost na sa kanilang mga timelines. So dito sa DAC, hindi po kami ganun. Hindi namin siya pinupost agad-agad hangga't hindi pa kami sigurado. So ganito kami dito sa DAC. And also, pag nagkaka-problema kami sa mga members, hindi namin siya agad-agad pinupost sa timeline. Bawal kaming mag-post sa timeline about panlibak sa aming kapwa members dito sa loob ng DAC. So kapag nagkaka-problema kami, kasi hindi naman natin maiiwasan yung walang ano bangayan minsan, pero agad naman namin siyang sinusod sa loob lang ng GC. Hindi na dapat aabot pa sa pagpo-post sa timeline. So ganun kami dito sa DAC. Maraming salamat, sister, sa napakagandang explanation. So, privacy and tamang pagkikitungo ang meron sa DAC based on Sister Mariam. So, as a president sa Takarun Chapter, paano mo napapanatili ang pagkakaroon ng unity and supportive ng mga members? Paano mo sila pinakikitunguan? As a DAC president, hindi naman po porket na ako yung president is ako na palagi yung masusunod.
galang at respeto ang kailangan ko sa aking mga kapwa mag-aaral. Hindi po ako pwedeng gumawa ng hakbang na hindi nila nalalaman. So bago po ako magpaplano ng aking halimbawa na naisin, ipagpapaalam ko muna sa kanila kung magiging okay ba yung resulta sa kanila, kung magiging agree ba sila sa napagdesisyonan ko na yon. So ganun ko po pinapanatili ang unity sa aming chapter. Maraming salamat sa pagsagot ng aking mga katanungan, sister. At sa paglaan mo ng iyong oras, maraming aral ang napulot ng ating mga tagapakinig. Naway, gabayan at panatilihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong mga mabubuting layunin. Hanggang dito na lamang po ang ating DAC Talk Show. Morena, signing off.